Welcome dito sa ating usapang asenso weekly. Magandang gabi sa inyong lahat na mga nandito, especially sa Facebook, no? Sa mga nanonood sa akin dito sa aking Facebook page, dito sa TikTok, kanina ko pa sila kakwentuhan. Kanina ko pa kakwentuhan yung mga nandito sa TikTok habang tinatapos ko yung video na pinapanood nyo. So, welcome, mag-shoutout muna tayo sa mga nandito sa Facebook kasi na-shoutout ko na yung mga nandito sa TikTok. Bago tayo nagsimula, kasi maganda yung topic natin for tonight. Kakatingin ko lang, ang ganda eh. Ang ganda-ganda. Okay, so shoutout sa mga nandito na sa Facebook. Ito yung mga nakikita ko, sina Vincent, sina Kevin, Josephine, si Frolan, si Angelo, Clareza, Aaron, Mylen, Jeremy, Jenna, kay Lyra, kay Mark, Brian, kay Harold, sorry, pagpasensyaan nyo na yung pronunciation ko ha. Kay Rosalie, Shirley, kay John, Brenday, kay Brian. So magandang gabi sa inyong lahat and welcome dito sa ating Usapang Asenso Weekly. Pwede nyo itong i-share sa inyong mga friends, relatives, or sino man na alam nyo na matutulungan itong ating training na ginagawa every Friday at 7 p.m. Philippines time. Okay, so ulitin ko, that's every Friday, 7 p.m. Philippines time. Mag-set na kayo ng alarm para palagi kayong maka-attend dito sa ating 30 minutes na training. Okay, and I hope na marami kayong matutunan and I hope na ma-inspire kayo dito sa aking mga sasabihin sa inyo for tonight. So once again, magandang gabi sa inyong lahat. And syempre, before tayo magsimula, malaking shout-out sa lahat ng estudyante ko sa Team Genuine Academy. So malapit na tayo magkita-kita. meron na akong mangilan-ngilan ng mga nakita last event natin. Itong March lang pala yun, ano? Last week lang yata, ano? Last week lang. So, meron na akong mga na-meet sa inyo ng mangilan-ngilan. So, this coming, I think, June. So, abangan nyo yan. June, marami-rami na rin akong mamimit sa inyo. So, yun. Okay? So, shout out. Shout out sa inyong lahat na estudyante ko dito sa Team Genuine Academy. And tuloy-tuloy nyo lang yung mga itinuturo ko. Walang magic dyan. Basta tuloy-tuloy mo lang gawin, magkakaroon ka ng resulta. Alright. So, with that being said, sino dito sa inyo yung excited na matuto? By the way, pasensya pala last week. Wala ako last week. Diba? Hindi ako nakapag-live last week kasi nandun nga ako sa event. Okay, nagpe-prepare kami para sa event. And noong Friday night, kasama ko yung mga leaders ko. So, nag-decide ako na bigay naman sa kanila yung oras ko. Okay, kasi minsan, even though magkakalapit lang kami, napakadalang namin magkita-kita. Masyado kaming busy, no? Kahit na magkakalapit lang kami, masyado kaming busy, kaya naisip ko na bigay ko naman sa kanila yung time ko. So, babawi ako tonight, okay? Bawi tayo ngayong gabi. Alright, so with that being said, okay, sino dito sa inyo ready na? Comment kayo dyan ng ready na, para makapag-simula na tayo. Para at least alam ko na naririnig nyo ako. Magandang-maganda yung topic natin for tonight. Ang dami ko na kagad naiisip. Okay. Para dito sa ating topic. Ready na? Alright. Ready na. So, yan. Magsimula na tayo dito sa ating topic. So, for tonight, pag-uusapan natin is all about ambition. Or ambisyon sa Tagalog. Nagiba lang naman yung parang pronunciation niya, no? Ambisyon. Or ambition. Ngayon, ito yung tanong ko sa inyo. Ano yung unang pumapasok sa isipan mo kapag narinig mo yung salitang ambition or ambition? Sige nga, i-comment mo dyan sa ilalim. Walang tama o maling sagot, bahala ka. Kung ano yung unang pumasok sa isip mo, yun na yun. Okay, wala naman tama o maling sagot. Gusto ko lang magkaroon ng idea, ano yung pumapasok sa isipan mo kapag narinig mo yung salitang ambition? Okay, anong pumapasok sa isipan mo? Comment mo dyan sa ilalim. Makatulong, pangarap. Ayan, mga nakikita ko dito sa TikTok. Mas nauuna yung TikTok eh. Late yung Facebook eh. Desire, goal sa buhay. Ayan, mga gustong makamit sa buhay. Maging milyonaryo, maging mayaman, abroad at magnegosyo, pangarap, future, success, goal. So yan, sabi ko nga sa inyo, wala naman tama o maling sagot. Yan yung pagkakaintindi mo pagdating sa salitang ambition eh. So, follow-up question. Okay, follow-up question. Meron ba dito sa inyo na nasabihan na masyado kang ambisyoso o masyado kang ambisyosa? Meron ba? Sino sa inyo yung nasabihan na ng ganun? Yung nag-share ka ng pangarap mo, whether sa family mo, sa friends mo, relatives, parents, or kung sino man,
Sinare mo yung pangarap mo na gusto mo mangyari, tapos ang sagot sa'yo, ambisyoso ka or ambisyosa ka. Even pabiro or seryoso, basta nasabihan ka ng ganun. Meron ba? Meron man nasabihan ng ganun. Ambisyoso, ambisyosa. Okay. Anong naramdaman mo nung sinabi sa'yo yon? Anong naramdaman mo? Natuwa ka ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Kasi gusto ko malaman. Gusto ko malaman. Kaya nga ako nagtatanong. Gusto ko malaman. Anong naramdaman mo nung sinabihan ka? Na ambisyoso. Ambisyosa ka. Masyado ka ambisyoso. Okay. Masakit. Nalait. Nalungkot. So karamihan sa mga sagot nyo sa akin is negative. Hindi maganda. Hindi maganda yung ano. Hindi maganda yung naramdaman. Karamihan sa inyo. Okay. Majority. Majority sa inyo nasaktan. Okay. So ito yan. Bibigyan ko kayo ng concept pagdating dito sa ambisyon na ito. Okay? Meron akong naisip na kwento. Okay, sino sa inyong gustong story? Okay, comment kayo dyan ng story time. Meron akong story sa inyo. Oh, napakagandang kwento. And yung siguro yung iba sa inyo narinig nyo na to, pero okay lang. Okay, huwag kayong acne. So ano ibig sabihin ng acne? Hindi yung tagihawat. Okay, acne ibig sabihin AKNY. Alam ko na yan. Huwag na huwag nyong sasabihin yung ganong salita. Kasi yung mahilig magsalita ng mga ganon is yung mga walang nararating sa buhay. Okay? So, iwasan yung sabihin yung mga salita na, alam ko na yan, alam ko na yan. Kung alam mo na, sana successful ka na. Sana maganda buhay mo. Kasi yung mga taong kakilala ko na successful, hindi sila mahilig magsalita ng ganon. Willing silang makinig. Willing silang matuto kahit pa ulit-ulit. Okay? Story time. Okay, story time. So, kung narinig mo na to, tumahimik ka na lang ha. At maging reminder na lang ito sa'yo. Merong mag-ama, okay? Merong mag-ama na nag-decide na mamingwit ng isda. Okay? Para sa pagkain nila. Okay? Para sa pagkain nila. So, yung bata, medyo ano pa siya, bata pa talaga siya, mga 5-6 years old. So, alam mo yun? Nagtatatakbong bata pa dyan sa labas. So, bata pa ito. Ngayon, tuwang-tuwa yung bata kasi mangingisda daw sila ng tatay niya. First time niya, first time. So, ngayon, dinala siya nung kanyang tatay sa ilog. May isda ba sa ilog? Di ko alam. So, basta, sa ilog, no, para mangisda, freshwater fish, tama? Di ba? Ilog o lawa. Basta, alam nyo na yun. Gets nyo na lang. So, ngayon, mangingisda sila, dala-dala yung ano, syempre, pamingwit, may dalang bucket para yun yung paglalagyan ng isda. So, excited na excited yung bata, hindi mapakali. So, ngayon, nagsimula ng mangisda yung tatay. Syempre, yung ano muna, yung tatay lang muna kasi hindi pwedeng yung bata mangingisda, mahihila ng ano yun, ng isda yun. So, yung bata lang, yung tatay lang muna yung nangingisda. So, excited yung bata. So, maya-maya pa, may kumagat na dun sa, ano, dun sa pamingwit nung ano, nung tatay. Meron ng kumagat, may kumagat na isda. So, yung bata excited, excited. Na-excited na excited. So habang hinihila nung tatay yung isda, paglabas no, nung paglabas ng isda, ang laki. Ito ang laki. Ang laki ng isda. So ngayon yung bata tuwang-tuwa, nagpapalakpak yung bata, sabi niya, "Yay, may pang-ulam na tayo ngayong gabi." Tuwang-tuwa siya. Pero yung reaksyon ng tatay, ganito. Nako, ano ba 'yan? Binalik niya yung isda sa tubig. So ngayon nagtaka yung bata. Sabi ng bata, "Teka lang, bakit binalik ni Papa yung isda? Ay, may pang-ulam na kami." "Ah, siguro gusto ni Papa na mas malaki." Diba? Baka mas malaki yung gusto ni Papa. So ngayon, namingwit ulit yung tatay. Maya-maya, may kumagat na naman. May kumagat. So excited na naman yung bata. Okay, pangalanan na lang natin yung bata na si Bogart. Baka kilala nyo. So si Bogart, tungtua si Bogart. Ayun na, meron na naman nahuli. So paglabas nung, ano, nung isda, mas malaki nga. No? Kung kanina ganito lang, ngayon mas malaki na. No, hindi na kasi sa screen. Mas malaki na. So ngayon, tonto yung bata. Sabi ng bata, sabi ni Bogart, "Yay, may pang-ulam na tayo hanggang bukas na yan." Pero yung reaksyon ng tatay, ganun ulit. Ano ba yan? Ibinalik ulit sa tubig. So si Bogart napaisip. Hala, bakit ganun? Ah, siguro gusto pa ni Papa ng mas malaki pa. So ngayon, nag-abang lang si Bogart. Hinintay lang niya. Ngayon, namingwit ulit yung tatay. Sa ikatlong beses, may kumagat na ulit na isda. Paglabas, no? Nagulat sila, no? Nagulat hindi sila si Bogart, nagulat si Bogart. Kasi ganito kaliit. Ang liit ng isda. So ngayon, napapakunot si Bogart, ang liit ng isda. Siguro babalik yan ni Papa kasi ang gusto niya mas malaki. Pero ang naging reaksyon ng tatay niya, "Yes, meron na. Nakahuli rin sa wakas." So ngayon, di ba bilang bata,
6 years old, ikaw ba naman, hindi mo maintindihan bakit ganon. Ngayon, hindi na natiis ni Bogart, nagtanong siya dun sa tatay niya. Sabi niya, Papa, may tanong lang po ako. Sabi ng tatay niya, oh, ano yun, anak? Di ba po, yung isda, kapag malaki, maraming laman. Tapos kukunti tinik. Pero yung isda na maliit, wala nang laman, puro patinik. Bakit po yun ang hinuhuli nyo? So ngayon, nasagot ng tatay sa kanya, anak, alam mo, masyado ka pang bata, di ba? Usually yung mga tatay ganun, masyado ka pang bata, hindi mo pa naiintindihan. Sino sa inyo yung ganong tatay? Masyado ka pang bata, hindi mo pa naiintindihan. Sabi ng tatay niya, paano natin pagkakasyahin yung ganito kalaking isda, yung kawali natin ganito lang kaliit? So end of the story. Okay? End of the story. So ano yung moral nung kwento? Di ba? Ano yung moral lesson ng kwento? Bakit hindi mo hatiin? Yung common sense. Yung tatay yan, no? Bakit hindi mo hatiin? Pwede mo hatiin yung isda. Hindi. Ito yan. This is the same pagdating sa mga tao sa paligid natin. Yung isda, yan yung sumisimbolo sa pangarap. Okay? Tandaan nyo to ha. Yung isda, yan yung sumisimbolo sa ambisyon, sa pangarap. Diba? Yung kawali, yun yung sumisimbolo sa kung gaano kalaki yung mindset natin. Mindset yon. Yung kawali, sumisimbolo sa mindset ng tao. Kung gaano kalaki o gaano kaliit. Kaya kung mapapansin mo, kapag sinabihan mo ang isang tao na kaya mong kumita ng 50,000, 100,000 sa loob ng isang buwan, maraming tao sa paligid mo yung magsasabing kalokohan yan. Hindi yan totoo. Bakit? Yung kawali nila pang 10,000, 12,000 per month. So wala namang problema talaga sa kanila. Hindi naman sila mali. Kaso nga lang, ganito lang kaliit yung kawali nila eh. Ang kakasya lang 10,000, 12,000 a month. 50,000, sandaan, kalokohan yan, di yan totoo. Pag sinabihan mo yung family mo, friends mo, relatives mo, na someday, na magkakaroon kayo ng sariling bahay, magkakaroon kayo ng mansyon, titira kayo sa mansyon, sasabihin nila sa'yo, ambisyoso ka, kalukuhan yan. Hindi naman sila talaga mali. Yung kawali kasi nila maliit. Ang kasya lang sa kawali nila is kung ano yung bahay na meron sila. Or kung gano'n lang kalaki yung bahay na tinitira nila. Yun lang yung kasya. Naiintindihan nyo na ba? So, depende sa kung sinong tao yung pagsasabihan mo kung gano'ng kalaki yung kawali niya. Kapag ang tao sinabihan mo, kapag ang isang successful na tao sinabihan mo ng mga pangarap mo, ang sasabihin nila sa'yo, kaya mo yan. Hindi lahat, pero majority ng kakilala ko ng mga successful na tao, pag nagsabi ka sa kanila ng pangarap mo, yun ang sasagot nila sa'yo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Bakit? Kasi madalas, nagawa na nila eh. Nagawa na nila, so ibig sabihin yung kawali nila, sobrang laki na. Sobrang laki na ng kawali nila, kasyang-kasya sa kawali nila yung sinasabi mo. Minsan pa nga ganito eh. Nagkaroon pa ako ng mentor na ganito eh. Sinabi ko, ito yung pangarap ko. Tapos ang sagot niya sa akin, alam mo, mas bagay sa'yo yung ganito. Sinabi niya sa akin, mas malaki. Alam mo yun? Parang ganito. Pangarap mo na magkaroon ng bike. Ang sinabi sa'yo ng mentor mo, alam mo, pwede sa'yo, ano, yung Harley Davidson. Na bike, big bike. Diba? Pwede niya pa sabihin sa'yo yun. Tapos ikaw yung, napakamahal naman nun. Hindi ko naman kaya yun kasi yung kawali mo maliit din. Ang kasya, bike. Diba? Nagigets niyo na yung sinasabi ko. Yun ang ibig kong sabihin. No? Kaya huwag kang magtataka kapag yung mga tao sa paligid mo hindi naniniwala sa mga pangarap mo kasi yung kawali nila hindi kasya. Hindi kasya sa kawali nila. Ikaw, pinapalaki mo ng pinapalaki yung kawali mo. Pine-prepare mo yung kawali mo para magkasya yung malalaki mong pangarap. At yun yung reason kung bakit halos lahat ng mga training ko na tinuturo ko, majority ng mga tinuturo ko, hindi lang dito sa TikTok, pati na rin sa mga estudyante ko sa Team Genuine, lalo-lalo na sa mga estudyante ko sa Team Genuine Academy, majority doon, siguro 95 to 98% ng mga itinuturo ko sa kanila, it's all about changing your mindset. Kasi kahit gaano kalaking pangarap yung kaya mong ma-achieve, kung hindi kasya sa kawali mo, hindi mo makukuha. Tatapon. Hindi magkakasya. Hindi mo tatanggapin. Parang yung tatay do sa kwento, yung tatay ni Bogart, na palaging itinatapon, ibinabalik yung malalaking isda kasi hindi kasya sa kawali niya. Marami bang natututunan so far? Ayos ba?
Marami ba natututunan so far? Comment kayo dyan kung comment kayo dyan ng learning kung marami kayo natututunan so far. Okay? So, wag kang magtataka. Every time na sasabihin mo yung pangarap mo, especially malalaking pangarap mo para sa family mo, friends mo, wag kang magtataka kung hindi sila maniniwala. Kung sabihan ka nila na masyadong ambisyoso. Ngayon, maiintindihan mo na kapag sinasabihan ka ng tao na ambisyoso ka or ambisyosa ka, compliment yun. Kasi malaki kawali mo. Mas malaki sa kanila. Okay? Compliment yun. Kaya kapag sinabihan ka na ambisyoso ka, ambisyosa ka, ang sagot mo dapat, thank you. Kasi libre na nga lang mangarap, eh wala ka pa nun. Ganun ka ba ka cheap? Ganun ka ba ka barat? Libre na nga lang mangarap, wala ka pa. Ikaw nangangarap ka eh, di ba? Sila hindi na. Eh problema na nila yon. Okay, problema na nila yun. Hindi mo na problema yon. Hindi mo goal na palakihin ang kawali nila. Alam mo, lalaki ang kawali nila kapag nakita na nila sa'yo. Yung mga sinasabi mong pangarap mo, natupad mo na, automatic lalaki kawali nila. Ah, kaya pala talaga. Ganon din naman ako dati. Diba, family ko, walang naniniwala sa akin. Walang nakakakilala sa akin. Pero nung naging successful ako, nagkakaroon ako ng mga kamag-anak na hindi ko kilala. Nagkakaroon ako bigla ng pinsan. Diba? Hindi ko kilala. Samantala nung dati, di naman ako pinapansin. Ganon talaga. Ganon talaga. That's the reality. Hindi mo pwedeng kagalitan yan. Hindi ka pwedeng maging bitter. Ganon talaga. Ganon talaga umikot yung mundo natin. Okay? So yun yung palagi mong tatandaan. Kung gusto mo na suportahan ng tao yung pangarap mo, ito yung katotohanan. Kung gusto mo na suportahan ng mga tao sa paligid mo yung pangarap mo, it's either ipapakita mo muna sa kanila na nangyari na bago kanila suportahan, kailangan muna nilang makita kasi ang mindset nila to see is to believe eh. Kailangan muna lang makita. Or ito yung mas magandang choice. Kung gusto mo na may sumuporta sa pangarap mo, ito yung mas magandang choice. Humanap ka ng mga taong nangangarap din. Bakit kasi ipinipilit mo sa mga taong walang pangarap yung pangarap mo? Bakit? Sila lang ba yung tao sa mundo? Sila lang ba yung dapat makaintindi sa'yo? Sila lang ba yung dapat sumuporta sa'yo? Sila lang ba yung pwedeng sumuporta sa'yo? Hindi naman eh. Maghanap ka ng mga tao na nangangarap rin katulad mo. At kadalasan, yung mga tao na susuporta sa pangarap mo, yung mga tao na maniniwala sa'yo, hindi mo kaano-ano. Napansin mo ba yon? Napapansin nyo ba yon? Kadalasan yung mga tao na naniniwala sa'yo at susuporta sa'yo, yung mga tao na hindi mo kaano-ano. Hindi mo kadugo, hindi mo kakilala. Katulad ko ngayon, naniniwala ako sa'yo na kaya mong matupad yung mga pangarap mo. Naniniwala ako dyan sa pangarap. Kung ano man yung pangarap na sinasabi mo, no, as long as legal yan, as long as makakabuti yan, hindi yan makakasama sa'yo or sa ibang tao, naniniwala ako na ma-achieve mo yan. Hindi makita kakilala, hindi kita kaano-ano. Pero bakit ako naniniwala na kaya mo? Malaki yung kawali ko eh. Malaking-malaki yung kawali ko at patuloy ko pang pinalalaki. No, wala namang katapusan ng paglaki ng kawali na yan eh. Okay, hindi natatapos yung improvement ng mindset natin. Hindi porket meron na akong na-achieve na certain degree ng success, titigil na ako. Hindi. Marami pa. Malayo pa. Ang haba-haba pa ng buhay. Okay? So yun yung palagi niyong tatandaan. Huwag mong ipilit sa mga tao yung pangarap mo, especially sa family, friends mo, relatives mo, kung hindi ka nila sinusuportahan, hindi mo kailangan magalit sa kanila or sumama ang loob. Kung sumama ang loob mo, okay lang yan. Pero gusto ko na maintindihan mo na hindi nila obligasyon yun. Hindi nila obligasyon na suportahan yung pangarap mo. Hindi nila obligasyon yan. Diba? Kasi ikaw din naman eh. Baka ikaw mismo, is merong ibang tao or sa family mo or friends mo na nagsabi rin ng pangarap nila, hindi mo naman sinuportahan. Hindi mo naman kasi obligasyon na suportahan sila eh. Hindi mo responsibilidad yon. So ganun din pagdating sa family and friends mo, hindi nila responsibilidad, hindi nila obligasyon na suportahan yung pangarap mo. Gusto ko na maintindihan mo yon. Ang pinaka-importanting naniniwala sa pangarap mo, sa mga ambisyon mo sa buhay, ang pinaka-importanting naniniwala, walang iba kundi ikaw. Ikaw yung importante na naniniwala, hindi sila, hindi ibang tao. Kasi kahit ang buong mundo naniniwala sa pangarap mo, naniniwala sa'yo, pero ikaw, hindi ka naniniwala.
matutupad mo ba yung pangarap mo or hindi? Hindi. Ikaw mismo di ka naniniwala eh. So baliktarin mo yun. Walang taong naniniwala sa'yo. Sa family mo, friends mo, relatives mo, walang naniniwala sa'yo sa pangarap mo, pero ikaw naniniwala ka. Matutupad mo yung pangarap mo? Oo naman. Paano ko nasabi? Ako mismo yun eh. Living testimony ako. Hindi lang ako at napakarami pang iba. Napakarami pang ibang tao na mga naging successful na dati sila lang naman yung naniniwala. Kaya ang pinaka-importanting naniniwala, ikaw. Dadating at dadating yung time, maniniwala din sila kapag nakikita na nila sa'yo. So palagi nyo itong tandaan before tayo matapos. Ngayon, hindi sila naniniwala. Pero ituloy-tuloy mo lang kasi darating yung panahon, hindi na sila makapaniwala. Alright? So I hope na marami kayo natutunan dito sa ating usapang Ascenso Weekly. So maraming salamat sa pakikinig nyo. Sana na-inspire kayo kahit papano. And ulitin ko, every Friday, 7 p.m. Philippines time natin ginagawa itong usapang Ascenso Weekly. So sa mga subscribers ko sa aking Facebook page, meron tayong live mamayang 8 p.m. So this is the last Friday of the month. Oo. So this is the last Friday of the month. So meron tayong live mamayang 8 p.m. So antabayanan nyo, punta kayo doon sa ating Facebook group. So para sa mga nagtataka kung anong subscriber yun, kung gusto nyo maging supporter, subscriber ng aking Facebook page, pwede kayong pumunta sa Facebook page ko, Carl Serrano. Hanapin nyo lang K, hindi C, double R yung Serrano. So meron kayong makikita doon na almost 70,000 na followers, o 70,000 na nga yata, hindi ko sure, na followers. And yun yung pindutin nyo, yun yung piliin nyo. Then meron kayo doon makikitang subscribe para malaman nyo, para makapag-join kayo doon sa aming exclusive na community. Especially sa inyo, halimbawa wala ka pang budget para maging student ng Team Genuine Academy, 2,500 kasi yon. Dito, sa community na to, ginawa ko siyang mura. 99 pesos per month. Hindi ako nagbibiro, 99 pesos lang. So pwede na kayo maging subscriber ng ating community na kung saan doon ako sumasagot sa mga katanungan. Okay, doon ako nakikipagkwentuhan, doon ako sumasagot sa mga katanungan, nagsishare ng mga other trainings pa na makakatulong sa inyo para mag-grow as a person. So kung marami kayong natutunan dito sa live na ito, libre lang naman, what more pa doon? 99 pesos lang per month. Okay? So kung ikaw ay part na ng Team Genuine Academy, hindi mo na kailangan yun ha. Huwag na kayo mag-subscribe, hindi nyo na kailangan yun. Nasa Team Genuine Academy na lahat. Okay? So magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kits ulit tayo next Friday, 7 p.m. Philippines time. Magandang gabi, bye-bye and God bless.